Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 24. Huwag kang mainggit laban sa masasamang tao, ni magnais na makasama sila, sapagkat ang kanilang puso ay nag-aaral ng kapahamakan, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kasamaan. Sa pamamagitan ng karunungan ay itinayo ang isang bahay. Sa pamamagitan ng pag-unawa ito ay itinatag. At sa pamamagitan ng kaalaman ay mapupuno ang mga silid ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ang pantas ay malakas. Oo, ang taong may kaalaman ay nagdaragdag ng lakas. Sapagkat sa pamamagitan ng matalinong payo ay makikipagdigma ka. Sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Ang karunungan ay napakataas para sa mangmang, hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig sa pintuang bayan. Siyang kumakatha na gumawa ng kasamaan ay tatawaging pilyo na tao. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan at ang manglilibak ay kusuklam-suklam sa mga tao. Kung ikaw ay manglupaypay sa araw ng kahirapan, ang iyong lakas ay maliit. Kung hindi mo iligtas silang nangadala sa kamatayan, di ang mga handang patayin. Kung iyong sasabihin, narito, hindi namin nalalaman, hindi ba niya naiisip ang puso? At siya na nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At hindi man niya igaganti ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat ito ay mabuti at ang pulot pukyutan na matamis sa iyong lasa. Sa gayong magkakaroon ng kaalaman ng karunungan sa iyong kaluluwa, pagka iyong nasumpungan ay magkakaroon nga ng gantimpala at ang iyong pag-asa ay hindi maihiwalay. Huwag kang maghintay o masamang tao laban sa tahanan ng matuwid. Huwag mong sirain ang kanyang pahingahang dako, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay mauhulog sa kasamaan. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabuwal, at huwag magalak ang iyong puso kapag siya ay natitisod. Baka makita ng Panginoon at magalit siya at kanyang ihiwalay ang kanyang puot sa kanya. Huwag kang mabalisa dahil sa masasamang tao, ni mainggit sa masama, sapagkat walang gantimpala sa masamang tao. Ang kandila ng masama ay papatayin. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari, at huwag kang makialam sa kanila na nababago, sapagkat ang kanilang kasakunaan ay biglang babangon. Sino nakakaalam ng kapahamakan nilang dalawa? Ang mga bagay na ito ay nauukol din sa matalino. Hindi mabuti na magkaroon ng paggalang sa mga tao sa paghatol. Siya na nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga tao, kapupuotan siya ng mga bansa. Ngunit sa kanila na sumasaway sa kanya ay magiging kaluguran at isang mabuting pagpapala ang darating sa kanila. Bawat tao ay hahagkan ang kanyang mga labi na nagbibigay ng matuwid na sagot. Ihanda mo ang iyong gawa sa labas at gawin mong angkop sa iyong sarili sa parang at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. Huwag kang maging saksi laban sa iyong kapwa ng walang dahilan at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. Huwag mong sabihin aking gagawin sa kanya ang gaya ng kanyang ginawa sa akin, aking igaganti sa tao ang ayon sa kanyang gawa. Dumaan ako sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong walang pangunawa. At narito ang lahat ay tinutubuan ng mga tinik at tinabunan ng mga kulitis ang ibabaw niyaon at ang pader na bato niyaon ay nabagsak. Nang magkagayo aking nakita at pinag-isipan kong mabuti, aking tiningnan at tumanggap ng turo, kaunti pang tulog. Kaunting antok, kaunting paghalukip-kip ng mga kamay upang matulog, sa gayoy darating ang iyong karalitaan na parang naglalakbay at ang iyong kakulangan bilang isang armadong tao.